Biyernes tatay, so nga ang simba kami dyan, apang kami dyan ti Moske. Thank you.
bahwa di situ ay bulat na bigas o bulat sa saat wajib na muna ng lahat. Ang pangatlo ay ang harap o di kaya ang halal tayo na tinatawag na pahingan ng lahat. So ito ay wajib na muna ng lahat. Ang pahingan ng lahat ay may tatlo. Una ay ang tibig o di kaya ang kapelyo. Pangalawa ay ang papa o di kaya ang papa kasama na dito ang kalawaw. Ang papa, ang pangatlo ay ang kambing at ang dito ang buwa. At ang pang-apat na kailangan una ng sabat ay ang roto ni Diyan. Ang isa din ako ito ni Diyan ay anumang bagay na ibinibenta. Mali na nga ako, hindi paliwanag ang lahat ng bagay na nakikinig natin. Halimbawa, bahay, sasakyan ay walang sakyan. Kahit tumabot yan ng 10 million o 100 million. Basta ito ay yung ginagamit. Maliban lang ang gagawin mo sa business. Halimbawa, binili mo ang sasakyan upang gawin mo business. So ito ay kailangan mo. Una ng sarap. Every year. May mismo natin tinatawag na alhaw. Kundi kaya, kumuha ka ng stock. Kumuha ka ng stock. So, yung stock na yung halaga nyo ang stock, ang pipilanin mo doon, yung nakuha mo, magkano mo i-benta yung stock na yun, doon mo pipilanin at kung ibabasin, hindi yung kapilan mo. Hindi ang pipilanin mo yung kapilan mo. At yung nakuha na lang sa kapatid. Kung yung nakuha mong stock, kung ilan ang gano'ng halaga, kung mo siya kukuha na lang sa kapatid. Sinabi ng Allah ko sa mga pangala, una, sa mga pangala, wala na dine yung miso ng lahat o mga pangala. Wala yung miso na hati sa pilihan ng rasyo kung bihala rin na rin. Yung sila na itinatawag nila sa amin ng Allah ko sa mga pangala, ang mga pinto at ang mga silver o bilang at hindi nila ito ginagasto sa landas ng Allah. Ibig sabihin, hindi sila nasasakatan, hindi sila nagsasara. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pabashiro kung gagawin na rin. Nagsabihin mo sa kanila na meron na hihintay sa kanila sa kabilang buhay na napakatingin na pagkakas. Tulad ng sinabi ng Allah sa katulong niya, Hada ka ka na dito din ang posibong, madukong nga kundong tatlito. At yan ang inipong inipuros para sa inyong mga sarili. Madukong nga kundong tatlito. At ngayon, tikman nyo. Tikman nyo kung ano ang inipong para sa inyong sarili. So, ang isang pwede kaya ang kayamanan na hindi ka mukunan ng zakat sa kapilang buhay. Kung ito man ay ginto o di kaya pila sa kapilang buhay, ito ay tumutunawin. Ito ay tumutunawin at ipinagkat sa atin sa kapilang buhay. Mahalin din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkuhan man ng zakat ng lahat o di kaya gold at saka silver ay kasama na ito ng pera. Kapag umabot ang gold ng 95 gram sa 24 karat, so wala na siyang unan ng zakat ng 2.5%. So ang silver naman kapag umabot siya ng 595 gram, so wala na siyang unan ng zakat. So ang currency naman, ang pera, so ganun din ang pagkuha. So nakabasa tayo dahil sa unang panahon, ang sa panahon natin ngayon nakabasa ang currency na rin sa silver at saka sa gold. So ngayon, halimbawa sa araw na ito, at meron kang pera na tinatago sa bangko. Itatanong mo sa bangko ngayon kung magkano ang isang gram ng gold sa araw na ito. Kung isang gram ng gold
Sabihin natin na 3,000 isang gram. So, i-times mo yung sa 85. So, 85 gram na doon yung 85 gram na doon. So, i-times mo siya. Yung 3,000 times 85. Kung ano lapas. Halimbawa, sabihin natin, ano lapas doon yung 250,000. Kung meron kang 250,000 na nakatago sa pagkakas, okay na ang siya. Una din sa lapas. Pero ang value ko ay 2.5, na ibig sabihin divided by 40. So napakaliit na kinukuha sa atin ang kapasuhan ng bata. Hindi yun. Ang kinukuha sa atin ay hindi. Ang kinukuha sa atin ang kapasuhan ng bata, kinukuha sa atin ang Islamay para din sa ating sarili. Ito ang ibada kapag ginawa natin ay kalulugan tayo ng bata kapag hindi naman natin ginawa. Ito ay so kapag umabot ang pera ninyo sa ganong matala, ay wali ko sa'yo ang pagkuhan ng sara. So 2.5% ang hinihingi ng sari, napakalit. Tingnan natin ang hinihingi sa atin ng tax ng Pilipinas. 2% kapag ikaw ay nag-grocery. Halimbawa sa 110 pesos ang sa gobyerno nila hinihingi ng 100 pesos. Napakalit mo yun. Ang kinukuha lang sa atin ay 250 pesos, 20 pizza, at 50 centavos. Yun lang ang kailangan sa atin. Kung hindi pa natin ang oras. Makalit na ako sa kapatahan. Isa ang marami pang explanation tungkol dito sa kan. At siguro, masyado mahabang ko pang explain natin ngayon. Isa ang lalo po natin natin sa mga sumunod natin po. Mapulo ko itatapos sa programan. Thank you.